Para sa mga headlines, weather forecast, easterlies na nakakaapekto sa bansa. In local news, tatlong partido na nadawid sa banggaan sa Masterson's Avenue na humantong sa pagkamatay ng isang siklista ay umabot sa isang kasunduan sa isa't isa. Ang Panukalang Mindanao Railway Project sa rehiyon ay patuloy na pinag-uusapan ng NEDA 10. Ang pagsususpende ng klase sa mga pampublikong paralan ay dapat sumunod sa DepEd Executive Order. Ang revenue collection ng SEBDA mula sa tatlong pamilihan sa lungsod ay umabot sa 22 milyong piso. For the local news, tumaas ang presyon ng langis sa araw ng kagitingan. Hinimok ng PNP si Kibuloy na sumuko harapin ang mga kaso. Para sa international news, ang China ay nagsasagawa ng combat patrol habang ang US ay nagsasagawa ng mga drills sa mga kaalyado sa pinagtatalunang karagatan. Para sa entertainment, nilinaw ni Darren ang pakikipagkaibigan kay Cassie Legazpi, tinutugunan ang espekulasyon ng relasyon. Milay Cantiveros at Ruby Domingo nagan para sa pagbukas ng PBB House. Para sa sports, ang weightlifter na si Vanessa Sarno ay nakakuha ng pwesto sa Paris Olympics. NBA, umiscores si Embiid ng 30 habang pinalawig ng Sixers ang sunod-sunod na panalo. Nananawagan si Elon Musk na patalsikin ang hukom ng Korte Suprema ng Brazil. National feature, ang pagbebenta ng takoyaki ay niluto para sa scripted April Fool's tattoo fiasco. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast, easterlies na nakaapekto sa bansa. Habang papalapit ang Pasko ng Pagkabuhay, nararanasan ng Pilipinas ang impluwensya ng hanging silangan na nagre-resulta sa malawakang pag-ulan at mas malamig na temperatura sa buong kapuluan. Iniulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na ang easterlies na nailarawan sa pamamagitan ng mainit at mahalumigmig na hangin na nagmumula sa karagatan ng Pasipiko ay nagdadala ng pagsusulpot-sulpot na pag-ulan sa iba't ibang rehiyon. Sa Metro Manila at mga nakapaligid na lugar, nagising ang mga residente sa mas malamig na temperatura na may mga paminsan-minsang pag-ulan na nagbibigay ng ginhawa mula sa kamakailang heatwave. Sa mga lalawigan tulad ng Bicol, Silangang Visayas at Caraga, ang katamtamang hanggang sa malakas na pag-ulan ay na-forecast na nag-uudyok ng mga precautionary advisories mula sa mga local disaster management agencies. Habang ang easterlies ay karaniwang nagdadala ng kapaki-pakinabang na pag-ulan sa mga lugar ng agrikultura, ang mga otoridad ay nag-iingat laban sa mga potensyal na panganib tulad ng flash flood at landslide na hinihimok ang mga residente na manatiling mapagbantay at sundin ang mga protocols sa kaligtasan. Pinapayuhan ang mga manlalakbay at commuter na mag-ingat sa mga kalsada at highway lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Sa kabila ng mga kaguluhang dulot ng easterlies, maraming mga Pilipino ang malugod na tinatanggap ang pagpahinga mula sa nakakapasong init, tinatanggap ang mas malamig na panahon habang naghahanda sila para sa mga kapistahan ng Pasko ng Pagkabuhay. Patuloy na sinubaybayan ng PAGASA ang mga pag-unlad ng panahon at pagbibigay ng napapanahong mga update upang matiyak ang kaligtasan at
kagalingan ng publiko sa panahong ito ng atmospheric transition. And for the local news, tatlong partido na nasangkot sa pagkaan sa Masterson's Avenue na humantong sa pagkamatay ng isang siklista ay umabot sa isang kasunduan sa isa't isa. Nagkasundo na ang mga tatlong partido sangkot sa banggaan sa Masterson's Avenue kasama sa banggaan ang isang Innova, Nissan Safari at isang bisikleta. Ang banggaan ay nagresulta sa pagkamatay ng sikleta. Nasawi ang biktimang kinikilalang si Mark Anthony Granada Maglot, 27 anyos at residente ng barangay Makabalan sa lungsod. Kinikilala ang driver ng Toyota Innova na si Ethan Jaid Villegas at ang driver ng Nissan Safari na si Genevieve Ravidas. Batay sa inisyal na investigasyon patungo sa uptown ang Nissan Safari habang pagtungo sa Carmen ang Toyota Innova at ang bisikleta. Gayunpaman, biglang nag-overtake ang Innova na naging sanhi ng pag-overshoot ito sa tapat ng lane na nagre-resulta sa isang head-on collision sa Safari at ng Innova na lumihis patungo sa sikleta. Ayon kay Kokpo Traffic Enforcement Unit Investigator and Case Police Staff Sergeant Roder Zambas, inamin ng driver ng Innova na nasa impluwensya ng alak. Ang panukalang Mindanao Railway Project sa rehiyon ay patuloy na pinag-uusapan ng NEDA 10. Nilina ng National Economic Development Authority o NEDA 10 na patuloy na aktibong tinutugis ang planong Mindanao Railway Project ayon kay NEDA 10 Regional Director Myla Fay Aurora Carino, patuloy na nagsasagawa ng feasibility studies ang gobyerno para sa infrastructure project na ito. Ipinunto ng official na hindi pa nagpupulong ang mga ad hoc committee para sa Metro Cagayan de Misamis dahil sa pagbibigay prioridad sa pagtatayo ng mga riles sa rehiyon. Kamakailan lang ay nagsasagawa tayo ng pagpupulong patungkol sa Mindanao Railway System at sa kasalukuyang may isinasagawang feasibility study para sa ating railway system mula sa Lagindingan hanggang Villanueva na sinusuri pa. Tungkol sa Metro Cagayan de Misamis, hindi natin mapipigilan ang metropolitanization in terms of paglaki ng populasyon. Myla Faith Aurora Carino, NEDA 10 Regional Director. Ang pagsususpinde ng klase sa mga publikong paaralan ay dapat sumunod sa DepEd Executive Order. Nilinaw naman ni Committee on Education Chair Councilor Suzette Magtahas Daba na may tamang basihan bago masuspendi ang klase. Matapos maglabas ng direktiba sa Barangay Lapasan Captain Julito Oxumer na pansamantalang suspendihin ang klase sa Lapasan Elementary School at Lapasan National High School dahil sa matinding init, ipinapahayag ni Konsehal Daba na unang pagkakataon na naglabas ng naturang kautusan ang kapitan ng hindi kumonsulta sa Department of Education. Utos na nakakataas ayon kay Konsehal Daba, tanging ang school principal at ang mga local chief executive o mayor ang may diskresyon na magdesisyon hingil sa mga naturang usapin. Binibigyan ng buong otoridad ang ating mga school heads na suspendihin ang face-to-face classes at pwede ring mag-issue si mayor ng executive order para suspendihin ang face-to-face classes kaya hindi pa ako naka-encounter ng sitwasyon kung saan maglalabas si kapitan. Umabot sa 22 milyong piso ang revenue collection ng SEBDA mula sa tatlong palengke ng lungsod. Umabot na sa 22 milyong piso ang koleksyon ng kita sa lungsod mula Enero hanggang Marso ng taong ito na tumaas ng mahigit 19% kumpara sa 18 milyong piso na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay City Economic Enterprises and Business Development Department SEBDA Manager Mary Sin Molig, nagkaroon din ng pagtaas
sa mga business permit renewal at rental fees, ang ating revenue collection ay pangunahing nagmumula sa tatlong palengke. Noong nakarang taon mula Enero, 18 milyong piso lamang ang ating nakolekta, ngunit ngayong taon ay umabot na tayo sa 22 milyong, naging ang ating mga magsasaka ay nakaranas ng malaking pagtaas ng kita na may 26% na pagtaas sa kanilang pag-renew ng business permit. Bagamat may mga bahagyang negatibo, trend dahil sa patuloy na pag-unlad, tagapamahala ng SEBDA na si Mary Sheen Molig.
for the national news, oil prices rise on araw ng kagitingan. Habang ginugunita ng bansa ang araw ng kagitingan, araw ng kagitingan noong Abril 8, 2024, tumaas ang presyo ng langis na nakaapekto sa mga mamimili at industriya sa buong bansa. Ang makabuluhang pagtaas sa mga presyo ng langis ay naiugnay sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang mga geopolitical na tensyon, pagkagambalan sa supply chain at pagtaas ng demand sa panahon ng holiday. Ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis ay lumampas sa bomba na nakakaapekto sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Inaasang taas sa mga gastos ng transportasyon na posibleng humantong sa mas mataas na presyon para sa mga produkto at serbisyo ng consumer. Ang mga industriyang umaasa sa langis gaya ng pagmamanufaktura at agrikultura ay maaari ding humarap sa pagtaas para sa mga presyo para sa mga end customer. Habang sinasalamin ng bansa ang kagitingan at sakripisyo ng mga nakaraang henerasyon, binibigyang diin ng kasalukuyang pang-ekonomiyang tanawin ang kahalagahan ng katatagan at kakayahan umaangkop sa harap ng mga hamon. Mahigpit na sinubaybayan ng mga opisyal ng government ang mga stakeholder na industriya ang sitwasyon, tinutuklasan ang mga habang o hakbang. Mahigit na sinubaybayan ng mga opisyal ng gobyerno at mga stakeholder ng industriya ng sitwasyon, tinutuklasan ang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at ekonomiya ng mga mamimili bilang pagpupugay sa mga Pilipino sa katapangan ng kanilang mga ninuno. Araw ng kagitingan, kinakaharap din nila ang mga realidad ng ekonomiya sa kasalukuyang nagkakaisa sa kanilang determinasyon na malampasan ang kahirapan at bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga sumusunod na henerasyon. Tinimok ng PNP si Kibuloy na sumuko harapin ang mga kaso. Umapila ang Philippine National Police o PNP sa fugitive televangelist na si Apollo Kibuloy na sumuko sa mga otoridad dahil inamin nilang hindi nila alam kung nasaan siya. Tiniyak ng Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Region 11, si Kibuloy na ligtas at ligtas siya sa kustudiya ng pulisya. Sinabi ni De La Rey na ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy para sa umano'y sexual na pang-aabuso at pang-aabuso sa bata ay lahat ay may piyansa sa halagang 200,000 at 80,000 ayon sa pagkakabanggit. Sumuko sa PNP at National Bureau of Investigation ang limang kapwa akusado ng televangelist sa mga kaso kanina. Nakalaya na sila matapos mapiyansa o magpiyansa, sinabi ng tagapagsalita ng Regional Police na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang law enforcement agencies tulad ng NBI para subaybayan ang kinaroroonan ni Kibuloy. Ibilib na nandito pa siya sa Pilipinas o nasa Davao Region pa po siya, he said. Sinabi ni De La Rey nang posibleng dumating sa Davao City ang mga tauhan mula sa Sergeant at Arms Office ng Senado sa mga susunod na araw na may hiwalay na arrest warrant o arrest order na inilabas ng mas mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang tungkulin naman ng mga pulis doon ay tulungan ang mga tauhan mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms at tiyakin ang seguridad ng mga tauhan kasama ang kaligtasan at seguridad ni Pastor Kibuloy, she said. Sinabi niya na ginawa na ang mga pagsasaayos para sa pagdating ng OSA team sa Davao City at sa kanilang pagbabalik sa Pasay City. And for the international news, ang China nagsasagawa ng combat patrol habang sa US
ay nagsasagawa ng mga drill sa mga kalyado sa pinagtatalunang karagatan. Beijing, China, nagsagawa ang China ng combat patrols Linggo sa South China Sea, sinabi ng hukbong nito noong araw ding idinaos ng Pilipinas, United States, Japan at Australia ang kanilang unang joint drill sa pag-aagawang karagatan. Ang mga aktibidad sa pandagat ay naganap ilang araw bago idaos ni US President Joe Biden ang unang trilateral summit kasama ang mga pinuno ng Pilipinas at Japan na may lumalagong tensyon sa mainit na pinagtatalunang South China Sea sa agenda. Sinabi ng People's Liberation Army PLA Southern Theater Command ng Beijing na nag-oorganisa ito ng Joint Naval at Air Combat Patrols sa South China Sea, lahat ng aktibidad ng militar na gumugulo sa sitwasyon ng South China Sea at lumikha ng mga hotspot ay nasa ilalim ng kontrol. Sinabi nito sa isang bahagya sa isang maliwanag na pag-swipe sa isa pang mga drills na gaganapin sa tubig, sinabi ng militar ng Pilipinas na ang mga drills nito sa United States, Australia at Japan ay nagpakita ng pangako ng mga kalahok sa bansa na palakasin ang kooperasyong panrehiyon at international bilang suportahan sa isang libre at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng interoperability exercises sa maritime domain. And for the entertainment, nilinaw ni Darren ang pakikipagkaibigan kay Cassie Legazpi, tinutugunan ang ekspekulasyon ng relasyon. Ang actor-singer na si Darren noong Linggo ay nagsalita sa mga chismis at espekulasyon tungkol sa kanilang pagkakaibigan nang pagkumpirma na sila ni Legazpi ay magkaibigan mula pa noong una. Sa kabila ng kanilang maling akala na sila ay higit pa sa magkaibigan, makulit sila, sabi ko best friends lang kami eh. Said Darren, pertaining to their fans, we have theorized that he and Legazpi are together. Sa kabila ng mga chismis, mariing itinatanggi ni Darren ang anumang romantikong relasyon kay Legazpi at idinidiin na sila ay matalik na magkaibigan. Best friends talaga. It's something a lot of people won't get. Hindi ko alam paano explain pero syempre, andun yung pagmamahal namin sa isa't isa, Darren explained. Nang tanungin kong nakikita niya ang kanilang relasyon na nag-evolve sa isang bagay na higit pang o nahigit pa sa hinaharap ang sagot ni Darren, hindi ngayon. Nagpahayag din siya ng pagtataka nang makita nang nag-trending sa social media ang kanyang pangalan at ang GMA artist na si Jillian Ward matapos ang kanilang interaction sa launching ng noontime show na It's Showtime sa GMA noong Sabado. Melay Cantiveros, Ruby Domingo naghanda para sa pagbukas ng PBB House. Ang Pinoy Big Brother host na sina Melay Cantiveros at Ruby Domingo ay naghahanda para sa inaabangang pagbubukas ng Pinoy Big Brother House habang naghahanda sila sa pagsalubong ng bagong batch ng mga kasambahay para sa paparating na session. Ibinabahagi kamakailan ng mga host ang kanilang pananabik at sorpresa sa announcement ng pagbubukas ng bahay ni Big Brother Director Loren Jogi sa pamamagitan ng isang Instagram Live. Domingo said he was surprised at the sudden announcement, stating, "Nagulat din ako doon sa live ni Derek Loren. We never expecting him to announce that kind of big news sa lahat. But once na mabukas ang bahay at tinatawag kami ni Kuya, we're always ready. Truth be told, hindi naman namin alam ang mangyayari sa panibagong season. Kahit palaging kami ang huling nakakaalam kung ano yung mga latest pasabog ni Kuya, ibinabahagi namin ni Cantiveros ang kanyang excitement
para sa bagong season at mga inaasang pagtanggap ng mga bagong mukha sa PBB House. Ipinapahayag niya ang kanyang pananabik tungkol sa muling pagsasama-sama ng mga tauhan at crew ng labas na itinatampok ang pagtutulungan ng pagkakasama sa pag-host ng reality show. Binibiro rin ni Cantiveros na magkakaroon ng bago para sa mga auditionist na asahan ang darating na season na nagpapahiwatig ng mga kapanapanabik na twist at sorpresa na naghihintay para sa mga manonood. Sports, ang weightlifter na si Vanessa Sarno ay nakakuha ng pwesto sa Paris Olympics. Si Vanessa Sarno na ngayon ang ikatlong Pilipino weightlifter na nag-qualify sa Paris Olympics sa huling bahagi ng taong ito pagkatapos ng kanyang pagganap sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup sa Phuket, Thailand noong Linggo. Si Sarno ay isa sa mga huling atleta mula sa delegasyon ng Pilipinas na lumaban na nakakita ng aksyon sa women's 71 kilogram division. Nanguna siya sa group B na may kabuang lift na 245 kilogram to 110 kilogram na snatch at 135 kilogram sa clean and jerk. Pagkatapos makipagkompetensya sa group A, ang 71 kilogram weight class, sapat na ang output ni Sarno para sa mapanatili ang kanyang ikalimang pwesto na nakatayo sa IWF Olympic Qualification Ranking kung saan nagtanging ang nangungunang 10 weightlifters sa bawat kategorya ang makakuha ng mga tiket sa Summer Games. Ang IWF World Cup ay isa sa dalawang mandatoryang kaganapan upang maging kwalipikado para sa Paris Olympics. Sa isa pa ay ang 2023 WIF World Championships sa Riyadh. Umiscore si Embiid ng 30 habang pinalawig ng Sixers ang sunod-sunod na panalo. Umiscore si Joel Embiid ng 30 puntos para sa pangunahan ang muling nabuhay na Philadelphia 76ers sa ika-apat na sunod-sunod na panalo sa 116-96 pagkatalo sa Memphis Grizzlies noong Sabado. Bumalik ang reigning NBA Most Valuable Player na si Embiid mula sa dalawang buwang injury ng layoff noong Martes para sa tulungan ang Sixers na guluhin ang Oklahoma City Thunder. Sinundan iyon ng 30 taong gulang na forward sa pamamagitan ng 29-point performance sa panalo noong Webes sa Miami at pagkatapos ay pinangunahan ang pagkatalo noong Sabado ng Memphis sa kalsada. Laban sa Memphis, mabilis ang takbo ng Sixers nanguna mula sa unang bahagi ang unang quarter upang kumplituhin ang wire-to-wire na panalo. Si Embiid na napahinga ng halos lahat ng fourth quarter na may siguradong tagumpay ay nagtapos na may 30 puntos, 12 rebounds at 2 block. Para sa international feature, nananawagan si Elon Musk na patalsikin ang hukom ng Korte Suprema ng Brazil. Nananawagan ang may-ari ng ex na si Elon Musk noong Linggo para sa pagbibitiw o pagtanggal sa isang maestrado ng Korte Suprema ng Brazil na inaakusahan ng bilyonaryo na negosyante ng censorship dahil sa pagharang sa mga account na pinaghihinalaang nagkakalat ng disinformation. Ang hukom nito ay walang pakundangan at paulit-ulit na nagtaksil sa konstitusyon at sa mga tao ng Brazil. Dapat siya magbitiw o ma-impeach, sabi ni Tesla at SpaceX boss Musk tungkol kay Alexandre de Moraes. Simula Sabado ng gabi, pumunta si Musk sa X, ang platform ng dating kilala bilang Twitter
na binibili niya noong 2022 upang maglunsad ng serye ng mga pag-atake laban sa hustisya. Bilang resulta ng pagbabanta ni Moraes na puputol ang pag-access sa platform, malamang na mawawalan ang lahat ng kita sa Brazil at kailangang isara ang aming opisina doon. Naipos ni Mas, ngunit mas malaga ang mga prinsipyo kaysa tubo, isang decisive judicial figure, malupit sa ilan at masugid na tagapagtanggol ng demokrasya sa iba. Si Moraes ay isa sa 11 miyembro sa mataas na hukuman ng Brazil. Siya rin ang namumuno sa Superior Electoral Tribunal ng Bansa o TES. Ang mga kritiko kasama na ngayon si Mas ay nagsabi na si Moraes ay bahagi ng isang malawakang pagpigil laban sa mayamang pananalita sa Brazil. Inamin ng isang nagbebenta ng takoyaki na naging viral matapos magkamali ang umano'y April Fool's prank na ang insidente ay isang social media stunt na pinlano mula pa noong 2023. Sa isang video na tumatagal ng halos 11 minutes, sinabi ng may-ari ng takoyaki store na si Ramel matagal nang umayag si Albano na gumanap sa papel ng isang user sa social media na naloko sa pagpapatato ng logo ng tindahan sa kanyang noo na gawin ang tato. Naiyak si Albano noong March 28, ilang araw bago maipost ang kalukuhan sa Facebook. Bakit sa noo? Dahil kung hindi sa noo ay mawawalan lang ng saysay ang tato dahil wala nang nakakawili pa sa isang brand logo na nakatatak sa noo ng isang tao. Ang business owner said, nagkunwari ang brand na si Albano ang pagpatato dahil sa inaakala niyang legitimong promo ang 100,000 na inaalok ng nagbibenta ng takoyaki. Sinabi ng may-ari na gusto niyang gawing viral ang kanyang brand dahil sa hindi niya nakuha ang level ng engagement na gusto niya. Oo, nagsisinungaling ako sa inyo o dinala namin kayo rito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klaseng emosyon, kondisyon sa pagpapakita ng tao, he added. For trivia, sino ang gumawa ng pinakaunang mapa? Ang konsepto ng pagpamapa ay nagsimula noong sinaunang panahon na may iba't ibang sibilisasyon na lumilikha ng mga pasimulang mapa para sa nabigasyon, pamamahala ng magpapakunan at delineasyon ng teritoryo. Mahirap i-attribute ang paglikha ng unang mapa sa isang individual o kultura dahil sa malamang independenteng lumabas ang pagmamapa sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Ang ilan sa mga pinakaunang kilalang mapa ay nilikha ng isang Babylonians, Greeks at Egyptians. Ang mga Babylonians ay gumagawa ng mga clay tablet na may mga simpleng diagram ng lupa at celestial features. Ang mga Griego, particular na ang mga eskolar tulad ni Anaximander at Hecatos, ay lumilikha ng mga mapa sa kilalang mundo batay sa kanilang mga pagalugad at kaalaman sa geografiya. Ang mga Egyptian ay gumagawa ng mapa upang tumulong sa pagtatayo ng mga pyramids at para sa mga layuning pang-administratibo. Ang isa sa mga pinakatanyag na maagang mapa ay ang Imanum Mundi na nilikha ng mga Babylonians noong 600 BCE. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga mapa na ito ay medyo simple kumpara sa mga modernong mapa at kadalasan ay mga simbolikong representasyon sa halip na mga tumpak na geographical na naglalarawan. Sa makatwid,
Bagamat mahirap matukoy kung sino ang eksaktong gumawa ng unang mapa, malamang na unti-unting lumitaw ang pagmamapa bilang isang konsepto sa iba't ibang sinaunang sibilisasyon bilang isang paraan upang mag-navigate at maunawaan ang kanilang mga kapaligiran. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoyrag YouTube channel. At maraming salamat sa panonood ng Pinoyrag News Channel Cagayan de Oro. Muli, hinihiling po namin na isa pa na suportuhan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw. Yeah.